Ito yung matindi sa bago nating dashcam, mga boss. Hindi lang to basta dashcam. Home muna natin. Meron siyang Android Auto. Sa mga naka-Apple naman, pwede ang Apple CarPlay. Connected na yung ating phone. As of now, guys, naka-Google Maps tayo. Kung gusto nyong baguhin yung ating app, gusto nyo ng Waze, pindutin nyo lang yung mic. Waze. Ayan, makikita nyo, nagpalit. Ayan na, sa mga familiar sa Waze. Tapos, hindi nyo na kailangan i-type kung saan kayo pupunta. Enchanted Kingdom. Sure, I'm setting your destination to Enchanted Kingdom on San Lorenzo Road. Ayan, so nakikita nyo, kumukuha siya ngayon ng ating location kung paano tayo makakapunta ng Enchanted Kingdom. Tapos, saktong-sakto, may nag-pop up, meron akong message. So, syempre, hindi ko na bubuksan. Mamaya kasi private yung kanyang message. Ayoko muna siyang buksan, mga boss. Pero ito ang kagandahan dito, mga boss. Yung bago nating dash camera, hindi lang siya dash camera. Meron siyang Android Auto, meron siyang Apple CarPlay, tapos ito, meron siyang navigation. Ito yung pinakamagandang upgrade natin ngayon sa ating mga stereo. Yung mga lumang stereo dyan, pwede nyong gamitin to. So, paano siya magiging stereo, mga boss? Totoo yung sinabi ko, stereo rin to. Ito, ipapakita ko sa inyo. Laman kung paano ito gawin ng WISE. Marunod ka pa? Ayan. Makikita nyo, kumonekta na tayo sa ating phone. Wait lang. Ayan. Pero yung phone ko, hindi yun yung tumutunog. Ang tumutunog is yung stereo ng ating sasakyan. Ayan, naririnig nyo siguro yung ating sounds, di ba? So, ito yan. Ayan yun. Okay, so stop na natin. Okay. Tapos, connected na siya. Yung ating phone connected sa ating DDPi M5S. Tapos yung ating namang device is connected sa ating stereo. Hindi ko na kailangan hawakan yan. Papakita ko lang sa inyo. Make a call. Who do you want to call? The commander. Is that the commander, mobile? Yes. Calling the commander. Ayan. Makikita nyo, nag-dial siya. Ayan. Nakita nyo, tumatawag na ako. Ayan, oh guys. Ang ganda ng pangalan ko sa phone book ng asawa ko, di ba? Ito na yan, guys. Ito na. So, hindi nyo na kailangang magtipipindot sa cellphone ninyo. So, Red here from Jeep Doctor PH. Sino sa inyo yung gustong mag-upgrade ng stereo? Yung may mga lumang sasakyan dyan, tapos yung gamit yung stereo, yung DCD pa, o kaya naman yung gumagamit pa nung tape, yung cassette tape. Tapos, gusto nyo rin, syempre yung nakakapag-navigate kayo, yung pwede yung Android Auto, pwede yung Apple CarPlay, kasi high-tech na ngayon, di ba? Tapos, dashcam na rin. So, saan kayo nakakita, guys? Stereo na, dashcam na, navigation na, tapos pwede pa ang iba't ibang apps. Ito, mga boss, i-review natin for today. DDPi M5S. Actually, ito na siya. Nakakabit na siya sa ating sasakyan. Ayan. So, kanina ko pa siya ni-explore at tuwang-tuwa ako sa kanya. Kasi, ang dami niyang function. Actually, syempre, ang gamit nating sasakyan ngayon is Mitsubishi Montero. Alam nyo, meron sarili tayong stereo. Pero ito, limited ang kanyang function. Pwede ang Bluetooth. Meron ding navigation. Ang problema, may mga Montero na kailangan ninyong i-update ang navigation. Pag hindi kayo marunong mag-update, nonsense na yung kanya navigation. Hindi rin naman yata pwede rito ang Apple CarPlay tsaka yung Android Auto. Kung di ako nagkakamali, ah. Hindi yata pwede rito. So, syempre, pag mag-upgrade kayo ng stereo, medyo mahal. Gusto nyong bumili, medyo mahal. Pero ito, lalagay ko yung product link sa video description tsaka sa pin comments para kung interested kayong bumili, mga bossing. Napakaganda nito M5S. Okay? Napakarami na niyang function. Tapos ang kagandahan pa sa kanya, hindi to basta stereo lang. Ano na rin to? Car dash cam. So okay, ito, pakita ko na sa inyo, guys.
So before yung ating actual review, unboxing muna tayo. So nakasil pa yung ating product, ayan. So dito sa likod, guys, makikita ninyo yung iba pa niyang feature. Wireless access, 8.9-inch IPS touchscreen, up to 256GB storage, FM transmitter, yung kanyang 2K wide view recording, and then yung kanyang support for reverse parking. Pero itong reverse parking support na to is optional. Why? Kasi kailangan ninyong bumili nung, syempre, reverse parking camera. Kasi dito sa package, walang kasama nun. Okay, so buksan na natin itong ating package. Ayan. So ito yung kanyang main unit. Laki niya, guys. Ang laki niya. Tapos meron na siya kaagad non-slip pad. Actually, hindi lang ata non-slip pad to. Yes, double adhesive na siya. Double adhesive tape na siya. Okay. Tapos, kasama yung kanyang USB cable. Ito. Kanyang USB cable. Ito yung mga wire holders. Pag pinagapang natin yung ating wires, yung cable, yan, pwede natin idikit dyan. Yung kanyang power plug o yung cigarette lighter socket, power na to. Ayan. 5 volts to amperes. Okay. So, pwede kayong mag-charge ng phone, tapos dito natin isasaksak yung ating USB ito. Ayan. Tapos, may kasama siyang memory card. 32GB memory card. Ayan. 32GB memory card. And, yun lang. Wala ba siyang manual? Ito. Yung kanyang manual. Siyempre, bago natin ito i-install, basahin natin yung manual. Ayan. Meron pa siyang kasamang Allen wrench. Eto guys, so focus na tayo sa ating device. Makikita ninyo, andito yung Android Play, DVR, FM emission, and then yung kanyang settings. Eto na, papakita ko na sa inyo kung paano siya naging overall package para sa atin. Unahin na natin yung DVR. Sabi ko kasi inyo, dashcam to. Ayan. Nakikita nyo naman yung ating labas. Pakita mo yung labas natin. Ayan, dashcam yan mga bossing. Patunay na dashcam yan. Eto, hindi ko muna siya Phoenix. Pansamantala. Para makita ninyo, meron siyang camera sa likod. Ayan, pakita ko lang muna. Ito yung kanyang camera sa likod. Adjustable yan. Ayan. Okay. Tapos, meron siyang non-slip pad. Actually, ano to? Double adhesive. Okay, so hindi ko muna yan Phoenix para makita muna natin. Matry. Ayan. Tapos, ayan. Dikit na natin siya dyan ulit. Tapos, ito, syempre, makikita nyo. Since dashcam nga siya, lahat ng recorded videos nandyan. Ayan, no? Makikita nyo, guys, ito. Ayan. Ayan, yung mga videos ko kanina. Nasaan ako nito kanina? Ayan. Ayan, oh. Nagbawang biyahe tayo. Tapos, syempre, recorded pati audio. Ayan, oh. Yung audio, hindi dito nagpe-play, guys. Speaker nung sasakyan natin kasi nga nakakonekta siya sa ating stereo. So makikita ninyo guys, ito mapakita ko sa inyo. Paano nangyari na konekta siya sa ating stereo? Isa lang yung wire niya. Yung wire niya is connected lang dito sa ating power outlet. So paano siya naging connected sa ating stereo? Yun yung next function niya. Pinakita ko na sa inyo yung dashcam. Ito ngayon yung kanyang next function. Ito ipapakita ko sa inyo. Home natin. Nakita niyo itong FM emission na to. Ito yan. Dito natin siya i-setup. Ganto. Kailangan may radio yung inyong stereo. So sabi ko sa inyo kanina, kahit yung mga luma ninyong stereo, yung mahaba na ganun, yung DCD pa, o kaya yung cassette tape, kailangan nyo lang ng same frequency. Kagaya nito radio, humanap kayo sa radio ninyo ng walang frequency. Kasi diba may mga radio na may frequency. Yan, kagaya nyan. So hindi pwede. Papakita ko sa inyo. Pag pinagdikit natin, ayan, kailangan nyo walang frequency. Okay? So, paano nyo malalaman na walang frequency? Ayan, halimbawa, eto. Oh, yan. Yung tunog, di ba? Yung tunog yung maingay. Yung ganyan. Naririnig nyo naman siguro. Yan yung hanapin ninyong frequency. 90.9 dito ngayon. I-setup nyo 90.9 din. Biglang na nahimik yung stereo natin. Okay? Yung ibig sabihin, connected na yung ating DDPi M5S tsaka yung ating lumang stereo ngayon. So paano natin nasabi yon? Eto mga bossing, eto. May music tayo. Eto.
Yung aking phone, ito naman, medyo sunod-sunod eh, kailangan tuloy-tuloy. Pinakita ko sa inyo yung emission. Ngayon naman, Android CarPlay naman. Kasi nga, yung sounds natin manggagaling dito, parang Bluetooth connection yan eh, okay? So magbo-Bluetooth tayo, open nyo yung Bluetooth ninyo, Bluetooth device. Dito, pakita mo na lang mami, para makita nila. Bluetooth device, makikita ninyo, connected na ako sa DDPi, M5S, tapos open nyo rin yung Wi-Fi. Connected na tayo sa DDPi M5S. Ayan. So, ito yan. Sa settings, makikita nyo yan. Bluetooth settings, ayan naman yung pangalan niya. Sa Wi-Fi, ganun din. May password na rin yan. I-connect nyo lang. Pag connected na, tapos halimbawa, kasi ako naka-Android. So, kapag kayo naman, naka-Apple CarPlay, syempre, ito kayo. Apple Play, pero yung mga naka-Android lang, dito lang tayo sa hindi kayang bumili ng Apple, dito lang tayo sa Android. Mobile internet din, select nyo lang yung Android Play. Kasi pag ginawa nyo Apple Play yan, eto lalabas dyan. Makikita ninyo, Apple Play, di ba? So hindi tayo makakakonect. So balik tayo, dun tayo ulit, mobile, and then Android Play lang tayo, okay? Then connect tayo ulit using yung ating Bluetooth. Ayan. Connect tayo sa ating Wi-Fi. Okay na. Once connected na, okay na. Bluetooth, ganun din. Connect tayo ulit. Dahil na-disconnect tayo, na-connected na tayo. Okay. So, ito ngayon, dito lalabas ngayon mga bossing, yung functionality nung sound system natin ngayon. Ito. Wait lang. Meron ako music dito. Magpapatugtog lang ako guys ng non-copyrighted music. Kasi hindi ako pwede mag-play dito ng mga, syempre yung may kantang copyrighted. Eto, ta. Ayan. Uy, nalaman ko na gusto mo mag-subang commercial pa, diba? Gusto mo bang malaman kung paano ito gawin ng WAIS? Marunod ka pa? Ayan. Makikita nyo, kumonekta na tayo sa ating phone. Wait lang. Ayan. Pero yung phone ko hindi yun yung tumutunog. Ang tumutunog is yung stereo ng ating sasakyan. Ayan, naririnig nyo siguro yung ating sounds, di ba? So, ito yan. Ayan yun. Okay, so stop na natin. Okay. Tapos, connected na siya. Yung ating phone connected sa ating DDPi M5S. Tapos, yung ating namang device is connected sa ating stereo. Kaya, lahat ngayon ng calls natin or lahat ng sounds natin, maririnig sa stereo ng ating sasakyan. Ngayon, ito pa yung kaya niyang gawin. Since connected na tayo sa ating phone, ito ngayon ang gagawin natin. Very hands-free itong ating bagong device. Ito yung nakakatuwa sa kanya, hindi na natin kailangang hawakan ng hawakan yung ating phone. Kung kailangan niyang gumawa ng calls, gagaya kanina ipinakita ko sa inyo, ito si Waze. Kapag gusto ninyong destination, syempre, ito, SM Mall of Asia. I'm setting your destination to SM Mall of Asia. On Seaside Boulevard. Ayan, so wait lang natin guys. Nagka-calculate siya ng route. Ayan. So hindi nyo na kailangang mag-type. Handa na. Yung iba nagta-type pa eh. Handa type, diba? Type. Ayan, hindi na. Ang kailangan nyo gawin, mic lang. Ito pa yung isang gusto ko mga bossing. Pakita ako sa inyo. Tatawagan natin yung phone ni Mrs. Ito yung kanyang phone. Gamit yung aking connected na siya rito sa aking phone, di ba? Ito. So hindi ko na kailangan hawakan 'yan. Papakita ko lang sa inyo. Make a call. Who do you want to call? The commander. Is that the commander mobile? Yes. Calling the commander. Ayan. Makikita niyo nag-dial siya. Ayan, nakita nyo, tumatawag na ako. Ayan o guys, ang ganda ng pangalan, ng pangalan ko sa phone book ng asawa ko, diba? Eto na yan guys, eto na. So hindi nyo na kailangang magtipipindot sa cellphone ninyo. Okay, kung tandaan nyo kung anong pangalan. Wait lang, patayin natin. Kung tandaan nyo kung ano yung pangalan na nakasave sa phone book ninyo, pwedeng pwede na. Pwede nga yan eh, asa ba yung phone book? Meron din yan, syempre. Ayan o, contacts. Once na nakakonekta na ang phone natin dito, lahat ng contacts ninyo nandito na rin. Tapos, wala na kayong magiging problema. Pindot na lang kayo ng pindot at
sasabihin nyo na lang kung ano or kung sino ang tatawagan ninyo. Napakadali. Napaka hands-free. Okay? So, marami kasi sa atin hindi mapakali sa ating sasakyan. Gustong mag-play ng music, gustong mag-play ng, gustong gumawa ng calls, gustong mag-navigate. Kaso, yung upgrade naman, di ba? So, eto, wala nang installation, guys. Makikita ninyo. Hindi na tayo nagbaklas ng lumang stereo. Makakapag-upgrade na tayo. Bibili lang tayo ng device. Napakadaling install, guys. Ipapatong mo lang dito. Isasaksak mo lang to sa cigarette lighter socket kagaya nyan. And then, tapos na. Meron ka pang dashcam. Napakarami na niyang function, di ba? Ngayon naman, guys, syempre, ang main function nitong ating DDPi M5S is yung kanyang DVR function. Gusto nyong malaman kung malinaw yung camera niya. Babiyahe tayo, tapos ngayon, yung actual footage ang ipapakita ko sa inyo. May memory card naman na naka-install dito, ipapakita ko sa inyo. Siya nga pala, mga bossing, sa kabila ng lahat ng pinagagagawa natin. Ito, pakita mo, mami. Sa kabila ng lahat ng pinagagagawa natin, kanina, kung ano-ano ginagawa natin yung video, huwag kayong mag-alala, guys. Kahit naka-exit yan, di ba, naka-DVR. Kahit naka-exit yan or naka-home, pumunta kayo ng Android Play, nag-navigation kayo, nag-sounds kayo, gumawa kayo ng call, huwag kayong mag-alala, mga bossing, tuloy-tuloy na nagre-record dyan. Ayan, makikita ninyo, nagre-record dyan. Kaya tignan nyo rito, nung gumagawa ako ng video kanina, nagre-record siya, ayan. Ayan, oh. Ayan. Tignan mo kung ilang, kung gaano ka, ano, katagal din siyang mag-record. Ang dami na niyang na-record, oh. Tuloy-tuloy. Kaya kahit na nag-ano tayo. Okay. Ayan. Ang ganda ng pangalan, ng pangalan ko sa, ano, phone book ng asawa ko, di ba? Ito na yan, guys. Ito na. Okay. So, hindi nyo na kailangan magpipipindot sa... Ngayon, kita nyo kanina, di ba, nagbi-video tayo rito. Pero siya tuloy-tuloy pa rin siyang nagre-record. So kahit na anong pakikialam nyo rito, huwag kayong mag-alala, guys, hindi tumitigil ang recording niyan. Tuloy-tuloy siyang nagre-record. Kasi once na i-turn on nyo na ang ignition switch ng inyong sasakyan, automatically, nagre-record na rin siyang mag-isa. So eto, maganda-maganda, okay? So ngayon, gusto ko rin malaman kung malino ba yung actual niyang footage. Pero dito, makikita ninyo malinaw, eh, oh. Kaya niyang bumasa ng mga plate number. Ayan. Ayan. Malinaw siyang kumuha, eh. Ayan, oh. Kita ko ngayon plate number, oh. Cancel. Ay, hindi pa nakusasalita. Sa kanya pag naglalangip na yan.